may mga pressure from outside under your leadership, paano niyo po na-navigate yung mga outside the Senate, outside the country? Anong outside? At the end of the day, ang pagpapalit o pagkakaroon o pananatili ng liderato sa Senado ay dumedepende sa kumpiyansa ng mas nakararaming miyembro ng Senado. Ang bawat miyembro may kanya-kanyang rason kung bakit at bakit hindi, at ginagalang at tinatanggap po yun. Gaya ng sabi ko kanina, walang team ko, team mo, team niya. Team dapat naming lahat. Ayang bansang Pilipinas. And I look forward to working to each and every member of Congress, whether majority or minority. Will you follow instructions? From who? Ang naghalal sa akin ay ang sambayan ng Pilipino, tulad ng mga, lahat ng miyembro ng Senado, at hindi yata tama o makatarungan na mag-akusa sino man, invento man, o column, o haka-haka, o social media, na susunod kung kanino man. Ang sinusunod namin, pangunahin, ang mas nakatataas na interes ng sambayan ng Pilipino, mas nakatataas na interes ng ating bansa, at pangalawa, ang aming mga konsyensya kaugnay sa mga sasabihin naming pananalita o mga boto na ibibigay namin sa anumang isyu. Sir, under your leadership po. Bigyan mo natin. Yes. We will discuss it on the part of the majority, but you know my position. And I have no plans of changing my position. Meron ba ngayon? Meron ba ngayon? Again, we will discuss it on the part of the majority. And I think I was one of the more vocal ones during that time. So I don't see any reason why there should be concerns about that. It's not for me to say. It's not for me to say because, again, I have my own position. We will discuss it, and I have no reason to change my position. Pansamantalang hindi matutuloy yun. Nag-resign ba siya as also subcommittee chair or only finance chair? Okay. We will not hold any such hearings outside of Metro Manila or even inside the Senate. And we will formally make known our decision as a group and as a Senate with respect to this. I'm sorry? I think today I voted against the tax measure, which was proposed by the DOF. So even before I was elected, I don't see any reason why that should change. So it's an unfair even thought to say that at this point in time. What about on a personal level? Malapit ako kay Pangulong Noynoy Aquino. Hindi kami nagkasundo sa maraming bagay dahil alam niya may trabaho ko bilang senador noong panahon yun. May trabaho din siya bilang Pangulo. Ganon din kay Pangulong Duterte, mula nung mayor siya hanggang presidente. At sa totoo lang, ang pinakamalapit kong naging kaibigan na presidente ay si Pangulo Aquino. Malayo kumpara sa sino mang naging Pangulo pagkatapos niya, bago niya o ngayon. At sige, tingin ko may pruweba at ika nga, may pwede na akong pakita at patunayan na kahit na siya na yung pinakamalapit kong kaibigan, hindi niya ako na-impluensyan sa mga pasakaw ng mga panahon yun. At nandito kayo bilang saksi nun. Ang siseryosa naman ang tanong niyo. Wala pang medyo masayang tanong na nakakatawa man lang na... Kasi mahaba naman yung panahon natin para mag-usap ng mga seryosong bagay. Wala namang rule na nagsasabing bawal at hindi pwede. Trip-trip lang yan. I honestly don't know, but my priority will be my job now as Senate President, not only for the country, not only for the institution, but also for my colleagues. Actually, hindi pa namin napag-uusapan eh, kasi pati siya parang nagulat na, sabi ko lang kanina mga bandang late morning na baka, na kung pwede, umali-aligid ka na lang muna sa lugar at baka.
Tulad ng anumang eleksyon, hanggat hindi pa natatapos ang aktual na botohan at ikaw ay napoproklama, ika nga, hindi pa tapos ang anumang eleksyon. So nalaman ko, matapos kong sumumpa. Bawat oras naman may pag-asa. Ikaw naman, hindi lang ako, siguro kahit yung iba ngayon, bahagi ng pagkakaroon ng pag-asa yan. Subalit, hanggat hindi natapos, hindi ako naniwala, bagaman nanampalataya ako. Sabi nila si Senator S. Asbury ay consensus builder. What would be your leadership style? As I said earlier, walang team ko, team niya, team namin, walang majority-minority, nag-iisa kami Senado at yun ang pananaw ko. Ang tanging kulay na dapat dinadala namin, mga kulay ng bandila, at dapat gabayan kami sa anumang sasabihin namin ng bandilang nasa harap namin tuwing magsasalita at boboto kami sa plenary ng Senado. Pero sir, paano nga po yung plano ng palitan? Ulitin ko, question ng kumpiyansa to at hindi para sa akin sa panahong ito. Sabihin ko anong rason ng bawat isa. Bawat isa may kanya-kanyang rason. At mas gusto kong pag-usapan kung anong mga marapat natin gawin. At hindi ko anumang maaring sakit o pagkagulat o tampo ng ilan o ng iba kaugnay ng bagay na yan. Matapos ang halalan, palagi kong sinasabi, tapos na dapat yon. Dapat umabante na tayo sa ngalan ng panilbihan ng sambayanan. At yun din naman ang sinabi ni Senate President Sabiri bago siya nagbitiw. Priority namin? Ano na? Actually, titingnan muna namin kung ano yung mga nakabinbin dahil dalawang araw na lamang tayo. Wala kaming pwedeng simulan na matatapos namin bago kami mag-adjourn sa loob ng dalawang araw. So, unahin namin yung mga, ika nga ni Senate President Zubiri, na itanim na, na pwede nang matapos ngayon. At maski siya, nung kami nag-usap, sabi niya, nais niyang i-prioritize yung procurement law na sila ang nag-shepherd, siya nag-shepherd, kaya pinakiusapan ko si Senator Angara na bagaman nagbitiw siya, ay kumaari, baby naman niya yun, na siya magpatuloy na mag-sponsor at magtapos. I-elect naman yan sa plenaryo. Wala pa, mag-adjourn pa kami. Kung matagal pa yan. Hindi pa kami yung budget. Hindi pa nga nasusumiti sa... Ang budget call is in February. So, February ang budget call. Submission ng budget supposedly is SONA. And I hope the budget will be submitted in time with the President SONA so that we have enough time to go over it. Anong gusto mong sagot sa tanong na yan? Hindi question ng kailangan. Gaya ng sabi ko kanina, ang sinumang Senate President na nilalbihan habang may kumpiyansa siya ng mayoriya ng mga miyembro. Pwede mangyari yan sa akin din. Mamaya, bukas, makalawa, wala namang pinipiling araw yon. Ang araw lang ang pinipili, araw ng sesyon. Hindi mo pwedeng gawin yan ng Sabado at Linggo. Kanya-kanya ng paniniwala at ulitin ko, huwag na nating ungkatin. Kung gusto mong ungkatin yung mga masasakit na mga nakaraan, manood ka na lang ng teleserye. At dito, mas nais kong pag-usapan ang mga susunod pa nating pwedeng hakbangin para mapagkaisan at may sulong. Sir, kanina ipinigil ni Sabiri yung pagiging independent ng pamamahala niya. Kayo po, mas magiging hahayaan ko ang magsalita para sa akin ang mga salita ko matapos ang araw na ito at anumang gawain at action ko gagawin at hindi ko gagawin para magpatunay sa tinatanong mo imbis na buhatin ko ang sarili kong bangko. May role po ba yung Malacanang sa nangyari ngayong araw? May kumausap ba sa grupo ninyo? Sa akin, wala. Sa katunayan, ayoko magsalita pero siguro pa sa ibang bagay pero sa bagay na ito, wala. Hindi ako ang kinausap. I'm sorry? Ulitin ko, sa dulo, kung sino man ang may kumpiyansa ng 13, hindi na para sa akin na ikwento yung proseso sa puntong ito dahil gusto na namin umabante mula dito. At hindi pa para pag-usapan, diskusyonan, debatian, at buhusan pa ika nga ng asin. Anumang sugat na nilikha nito na ako'y humihingi ng paumanhin sa anumang sugat na maaaring na ilikha nito o may nasaktan kaugnay nito.
kaya ayoko magkomentaryo kag nang sa bagay niyan. Hindi ko na natapos yung hearing niya, so hindi ko alam kung anong sinabi niya o kapasahan niya. Ang sinabi ko kay Senator Bato, nung ako'y nag-attend ng hearing, kung maalala niyo, ang motu proprio ay limitado sa kapag naka-recess ang Kongreso at pagkatapos mag-resume, usually nagpa-file na lang resolusyon. Ang issue naman ay hindi dun sa paksa. Ang issue ay sa procedure. Kaya pinayuhan ko siya, kung gusto mo pang ituloy ito, para wala nang magreklamo, kasi una may nagre-reklamo, maghahain ka ng resolusyon kaugnay nito. Bakit? Kung isipin ninyo. Dahil kapag ka nag-hearing ka motu proprio, paano halimbawa kung may hazing sa isang institusyon ng militar? Higher education ako, motu proprio sa akin yan. Paano ko hindi pala yun ang pasya ng Committee on Rules na ako ang priority, ako ang unang komiteng didinig niyan? Hindi maaaring iiwan sa kada miyembro, sa isang miyembro lamang ang pagpasya kung anong jurisdiction ng komite. Dapat pinagpapasya niyan yung simpleng aksyon na binabasa ni Senate Majority Leader Joel Villanueva. Yung I move that we refer blah 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 bill to the committee on. Actually, buong plenaryo nagde-desisyon na. Binibigyan tiwala ang pasya at rekomendasyon ang motion ng Majority Leader. At hindi yun individual na pasya ng iisang miyembro lamang o sino mang chairman. So, hindi ko alam kung anong pasya ni Senator Bato, pero kung may mag-question, madali namang solusyonan yon, maghahain lamang siya ng resolusyon. At tulad ng ibang resolusyon na wala namang kapigilan yon. Dahil nga, kung babalik-tan naman ninyo, tingnan nyo yung rules ng Senado, inimbento ang motu proprio. Dati ang may motu proprio lamang ay Blue Ribbon Committee. Binigyan daan ang motu proprio dahil may mga pagkakataon na may nangyari habang naka-recess ang Senado. At kung Blue Ribbon lamang ang may jurisdiction, paano naman yung ibang komite na may importanteng dapat dinggin? Yun ang rason kung bakit inamyendahan yun. Pero by tradition and practice din, matapos mag-hearing habang recess, nung nag-resume ay nag-ahay na ng resolusyon. Actually, sa tagal ko sa Senado kasi hindi ko pa naranasan may ma-contempt. So isa siguro sa mga bagay yan, tulad na sinabi ko kanina kay Senate President Rubiri, hihingin ko ang gabay niya. Gayun din, naturuan ako dahil mas marami siyang alam kaugnay sa pwestong ito. Hindi ko masasagot dahil hindi ko pa alam ang bagay na yan, dahil hindi ko pa nagawa yan sa tagal ko sa Kongreso. At hindi ako nagkaroon ng pagkakataon din na alamin kung may pirma nga ba o wala yung bagay na yan, ang pag-contempt. Pansamantala, oh. Bukas ko palang makikita yung mga kailangan kong pirmahan na nakabingbing mga papeles. Paumanin, hindi ko pa kayang sagutin. Okay na tayo. Pag-uusapan namin lahat. Malamang magagawa namin yan sa loob ng dalawang araw na ito at yung ilang pagpapalit pa. Pero kailangan lang muna mag-usap. Hindi ng lahat. Hindi lamang nung naunang sumabay at nagbigay ng kumpiyansa sa akin, pero ng lahat na. Kasama pa nga sila Senator Coco at Senator Risa. Hindi. Ano? There is no reason to remove him.